Maraming talagang mayroong distance. Mm. Napanood niyo po ba yung video na pinost ni Ann Curtis about dun sa sundalo na na-document yung gera sa Marawi? What can you say about dun po? And na-meet niyo na po ba yung sundalo na yon? Hindi pa yung sundalo na yon, pero marami akong lagi ako sa Marawi eh. Marami tayong nakikilala ng sundalo. Eh, maganda yung mga ganun kasi nakikita ng mga kababayan natin na yung ginagawa ng ating mga magigiting na bayaning sundalo ay hindi po madali. Eh, yun eh, buhay nila yung sinusuong nila doon para ipaglaban yung sinasabi natin independensya. At sa pagkakataong ito, itong labanan na to, hindi natin kapwa Pilipino, itong mga to, mga foreigners itong nakalaban ng mga sundalo na to. Kailangan natin silang gawin mga bayani natin sa ngayon. Okay. Ito ang start ng shooting ng Marawi. At saka yun ba talaga ang title? Hindi ako kasi ang artista doon. Ako taga-kamal lang ng salapi eh. Doon sa ano, dito to naman. Maraming salamat at napagkatiwalaan nila ako. At alam nilang ang pera nila sa akin hindi mababawasan, kundi madadagdagan. Eh, si Direk Joyce ang magdidesisyon niyan, tsaka si Piolo, kasi sila ang gagawa. Sila ang may hawak eh, ng pelikula. Okay. At ang director nito, si Sharon Gayok. Akala ko si Number Bilipino. Number one na lagi. Yung nanalo sa Orian. Yun ang director. Possible yan within this series. Oh, dapat. Ang gusto namin sa araw ng kalayaan, ipalabas. Sana umabot kasi June 12. Balak, hindi niyo po ba siyang balak isali sa mga film fest abroad and local? Yun po ang plano ni Direk Joyce ng Ani Piolo na unahin din sa abroad. Kasi tayo kasi ngayon eh ang nasa center stage ano. Hindi naman siguro lilid sa inyong kaalaman na sa mga oras na to eh natapos yung ISIS sa Syria, natapos sila sa Iraq. So naghahanap sila ng bago nilang lugar. At sinasabi naman sa atin ng nating National Security Advisor na nandito sila sa Pilipinas. Kaya napakaganda po na ma-expose tayo sa threats na to para alam natin kung paano natin sila makahandle. Hindi tayo mabigla. Okay. Thank you po.